What's up mga paps? Welcome back sa aking channel. So ngayong araw, magchichinsul ako ng aking Honda RS125. So abangan nyo, meron akong mga tips at saka mga dos and don'ts na i-share sa inyo para safe and secure kayo sa pagchichinsul ng inyong mga motor, lalo na sa mga mahilig mag-DIY. So, panoorin nyo to mga paps. Tip number 1 mga paps, kung kayo ay bibili ng langis na pang change oil, kailangan yung CASA recommended o kaya yung manufacturer's recommended na langis. Tulad nitong sa akin, yan talaga yung recommended oil niya, yung 10W30MA. Ito yung gagamitin ko. Kung bibili kayo nito mga paps, kasi ang kailangan lang naman sa crankcase ng motor natin is 800 ml, o 700 to 800 ml. So merong nabibili nito na 800 ml ay yung laman. Yan, kung makikita nyo, 0.8 liters lang. Kasi kung bibili ka ng 1 liter nito, mas mahal siya. So di mo naman magagamit yung 200 ml. So pwede ipunin mo kung gagamitin mo sunod. Kaso kadalasan ay itsapwera, kaya ito na lang bilhin nyo. May 0.8 liters lang. So, pwede natin itong ubusin dito o pwedeng tirahan natin ng mga 50 ml. So, depende sa inyo. Tip number 2 mga paps, kung magbubukas kayo ng tornilyo, bale ang tornilyo pala nitong drain bolt ng crankcase ng RS125 is 17. Gumamit ng number 17. Pero kailangan dapat box wrench ang gamitin natin. Kasi minsan kapag yung open ang ginamit natin, tapos minsan medyo nakabuka na ng konti yung open wrench, bibilog yung ulo ng drain bolt. Kaya mas mainam gamitin ito mga paps, box wrench. Tsaka nga pala mga paps, tandaan nyo sa pagbubukas ng bolt, kasi marami din nagkakamali dito, ang nabubuksan nila yung bolt ng tensioner. So para hindi kayo magkamali, number 17 yung size ng drain bolt ng ating crankcase. Tip number 3 mga paps, kapag ang makina natin ay sobrang init pa, wag muna nating bubuksan yung drain bolt, kasi may tendency na malustred yung drain plug ng ating motor. So para safety, kung galing kayo sa biyahe, punta kayo ng CASA, so palamigin nyo muna ang inyong mga motor bago nyo ipa-change oil. So kung magbubukas kayo ng drain bolt, kung galing naman sa cold start, kailangan ay i-idle lang, naka-idle lang siya 3 to 5 minutes. So para mahalukay din yung mga langis, yung mga nakasettle sa ilalim, sa loob ng makina, yung mga nakasettle sa pinaka-ilalim. So mahalukay din siya. So parang pag nag-drain tayo ng langis, sumama siya. So, bago ko umpisan to mga paps, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, i-click mo na yung subscribe button at huwag kalimutang i-hit yung notification bell para notify ka sa aking mga susunod na video. So, syempre, nakaready na yung mga gagamitin natin mga paps. Yan, dyan na yung langis, yung box wrench na 17, pliers, at saka yung lagayan ng old na langis. So, ang gagawin ko mga paps, kasi from cold start ako, so, i-idle ko muna siya ng 3 to 5 minutes. Bubuksan na natin mga paps yung drain plug. Thank you.
Number 4 mga paps. Sa pagbubukas ng tornilyo, dapat laging counterclockwise mga paps. Sa paghigpit naman, clockwise siyempre. Kasi minsan, baka nagtataka kayo, sobrang tigas ng binubuksan nyo na tornilyo. Baka naman, mali yung direksyon ng pag-iikot nyo ng yabe. So, double check nyo mga paps. So, tapos na siya mag-drain mga paps. Nakuha ko na yung washer niya. So, ito na siya. Okay pa naman, pwede pang gamitin to. So, ito na lang ibabalik ko. Hindi na ako bibili ng bagong washer. So, bago natin ilagay yung bagong langis mga paps, kailangan ibalik muna natin yung drain plug siyempre. At saka, lilinisin na rin natin yung ilalim para pag-check natin mamaya, madali nating makikita kung may tagas siya o wala. Ito na yung lumang langis mga paps na natanggal ko sa aking motor. So, medyo maitim na siya kung makikita nyo. So, almost 1.5 km ako bago ng change oil. Tip number 5 mga paps, sa pagkakabit naman ng drain plug, so huwag nyo masyadong higpitan kasi hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit ito mga paps. Kasi yung loob ng crankcase kapag tumatakbo or umiinit siya, hindi naman siya masyadong pressurized, kaya hindi naman kailangan na sobrang higpit ng drain plug. Kapag sinobrahan nyo ng higpit itong mga paps, may tendency na ma-loose thread yung thread nitong crankcase natin. Kasi malambot itong thread ng crankcase kumpara dito sa thread ng bolt na to. Ikakabit ko na to mga paps para malagay na natin yung bagong thread. Number 6 mga paps, sa paglalagay naman ng langis para walang tapon, kailangan gumamit tayo ng imbudo. Kung wala tayo nun, pwede tayong gumamit ito. Butasan lang natin ng maliit, dalawa, isang maliit tapos isang medyo malaki. Ganito lang yan mga paps. Ayan mga paps, inubos ko na yung 800 ml kasi medyo matagal-tagal ako hindi nakapag-case oil. So pwede rin 800, pwedeng 700. So, basta huwag lang kayong lalagpas doon kasi pag nasobra naman tayo ng langis, pupunta siya sa crankcase breather. So kaya kung makikita nyo yung itong maliit dito, yan mga paps, yung maliit na yan, yan. Kung makikita nyo, minsan nagkakalaman yan, ang langis, minsan tubig. Ganun din, indication din siya na may tubig yung crankcase nyo kapag yan nagkaroon ng tubig. Okay naman, kapag sobra yung langis nyo, pupunta dyan. So, indication na nasobran yung langis nyo. Kaya dapat tama-tama lang yung ilagay, mga 700 or 800 or 750. Choose nyo yan mga paps. So ayun mga paps, tapos na tayo maglagay ng langis. So nakapag-change oil na tayo. So papatakbayin ko muna siya ng mga ilang minutes. Siguro mga 3 minutes lang muna. Tapos i-check ko yung ilalim kung may leak siya. So, ayan mga paps.
wala naman akong naobserbahan na leak. So, pero hindi pa dyan natatapos mga paps yung ating pag-change oil. Kailangan i-monitor din natin siya kapag mga ilang weeks or ilang days. Titingnan natin yung ilalim kung may tumatagas siya. Malalaman nyo yun mga paps kasi pag masyadong maalikabok yung ilalim dito malapit sa may bolt, yan, indication yan na may leak. So far so good mga paps. Maraming salamat sa panonood. More power sa inyong lahat. Abangan nyo ang aking mga susunod na video mga paps. Ilalagay ko sa description. So, more power sa inyong lahat.